Hello po, magluluto po tayo ng mashed potato. Ipapartner po natin sa steak. Dalawang patatas lang po yan. Babalutan lang po natin na paksong. Sobrang simple po pero masarap at healthy na dinner. Tapos kung malatan, hiwain lang po natin siya ng medyo maliliit. Ganyan lang po maliliit para po madaling maluto, saka madali po siyang malusa. Kailangan po lutong-luto po talaga siya, yung malambot na para po siyang malulusak talaga. Ganyan lang po, hiwain. Tapos po, ilalagay po natin dito sa isang kaserola. Po natin siya pakukuluan. Lalagyan po natin ng tubig. Saka po natin siya tatakpan hanggang sa kumulo na po siya ng kumulo at lumambot na po siya. Ayan po yan. Malambot na po siya ngayon. Tingnan natin kung gano'n nakalambot. Kung pwede na. Ayan po. Medyo pwede na siya. Konting-konti na lang pwede na. Tapos naman po, sasalain natin yan. Nagaling natin yung tubig, salain natin, ganyan sa sasalaan. Ayan na po yung nasala natin. Ayan po, tapos ililipat po natin siya sa isang lalagyan, sa bowl. Doon na po natin yung mushmash. Po natin ng butter. Kung gusto niyo pong tunawin yung butter bago ilagay, pwede rin. Kasi mainit naman yan, kaya hindi po tinutunaw. Tapos add po natin ng asin, salt. Po, tapos ishmash lang natin. Kung wala po kayong pang-ishmash na ganyan, okay lang yung kutsara, sandok, kahit ano pwede yung gamitin. Kasi basta lang po madurog lang madurog. Ganyan lang po. Madurogin mo lang ng durogin hanggang sa na patatas na lang siya. Ngayon po, nag-add po ako ng konting butter pa. Bahala po kayo dito. Dami, mas masarap po talaga. Kasi mas malinam lang siya pag maraming butter. Tapos ismash lang ulit kasi mainit naman siya, matutunaw na siya sa patatas. Ito naman po, lalagyan po natin ng fresh milk o kahit anong milk lang po kung pwede. Siguro kung wala talaga bak, pwede naman kahit hot water na lang. Pag nasa bahay lang talaga at hindi kayo ready sa gamit. Pero mas maganda po kasi yung fresh milk. Pang paano lang po siya, pampalapot. Tsaka pampasarap na rin sa lasa. Pampasarap na rin sa lasa. Yan, tas smash lang ulit siya. Tapos, huwag nyo pong bibiglain ang lagay kasi baka masobrahan, magiging malabnaw yung mashed potato nyo. Kaya ako po, konti-konti lang talaga muna hanggang sa makuha ko na yung timpla nya na tama na pala. Tapos, smash lang ulit na smash, haluin. Kahit nasandok lang po ang gamit, may smash yan kasi malambot po yung patatas pag nilaga na. Ayan, dinagdagan ko pa ulit ng gatas kasi medyo malapot pa para lumablaw lang ng konti. At eto na po, tapos na po ang ating mashed potato. Hindi po ako nagawa ng gravy kasi meron naman po kaming
steak, pampalasa na po siya sa steak, kaya hindi na po kami nag-gravy. Pero kung gusto niyo gumawa ng gravy, wala din namang masama, pampasarap din yun. Ayan na po ang ating dinner, steak.